Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 24, 2022 at yun nga, dinuguan po yung ating mga stocks. So grabe, laki ng mga pula ng ating portfolio ngayon. So alam niyo na yung pinaka main reason bakit tayo nag-drop ng more than negative 2.0% is yun nga, yung nagkaroon na, nag-start na yung ano, invasion ng Russia doon sa ating bandang Ukraine. Ayan. So affected kasi tayo lahat dyan eh. So nakita nyo yung Russian stocks, yung pinost ko doon sa ating Facebook. So nag-drop siya ng halos sa sabi is 30 to 50% yung binagsak po ng price action. So ganyan katakot ngayon yung nangyari dito sa mga stocks po natin kasi nga syempre hindi mo alam kasi yung ano eh, yung repercussions ng ginawa ng Russia, hindi lang naman yun sa Ukraine. So kasi di ba nakasawsaw diyan yung US at saka Europe. So tinitingnan nila ngayon kung ano yung gagawin nila doon. So kaya po nagkakatakutan ngayon dito sa ating market. So okay na sana nung umaga eh, pero nung naglabasa na yung mga news na ganoon, ayan, nagtakbuhan na po. So sobrang lakas ng drop po ng ating index. Pero ang nakakagulat dito sa index natin guys, sumasalo po yung ating mga foreigners. So meron tayong 748.68 million na net foreign buying naman sa kanya. So most likely mga locals po yung nagbenta ng ating mga stocks naman. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks, maliban sa mining siguro, maganda yung mining eh kasi alam nyo na, yung oil at saka mining, tataas kasi yung mga presyo ng mga metals kasi magkakaroon ng problema dun sa bandang Russia. So kaya po sila yung sumisipa. Pero the rest of stocks na natin, so medyo madugaw nga po yung ating galawan. Ayan, so nauna sa trending natin si PHA kasi biglang bumalik yung price action. Si dito ganun din. Si Nickel at saka si APL, okay po yung galaw. Si FCG, grabe yung ano, drop nito. Okay naman yung earnings pero talagang siguro mostly yung ano, lumabas dito. Mga takot yung investors niya kasi okay naman yung earnings niya. Kaso, kukunti nga lang kasi yung shares nitong si FCG natin. So kung walang sasalo sa ilalim at gustong lumabas ng iba, mabilis pong bumagsak yung ating price action. So hopefully mag-recover siya. Tapos sumabay pa pala, di ba, yung ating long holidays naman sa kanya. Siyempre, hindi mo alam kung anong mangyari over the weekends. Tapos si crit natin, so nagkaroon din ng reverse ng direction yung ating price action naman. Okay? So as usual guys, pakibasa po naman igi yung ating disclaimer for education purposes lang po to. Kaya huwag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold po ng mga stocks kasi meron pong risk na involved dito. So due diligence na po, ikaw po bahala mag-decide kung anong gusto mong gawin diyan sa mga pera na ini-invest mo naman. So nag-aaral lang po tayo dito sa ating video na to, okay? And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So iset mo na rin yung notification bell mo para updated ka po sa ating mga reviews. And then yung mga gusto ng guide dito sa ating PSE market, pwede ka po mag-join dito sa ating YouTube. So meron tayong membership dito. Check mo na lang po, ganun din po yung ating promo kay To Trade Asia. Ayan. So meron tayong trading competition, malapit na po. Mag-start po tayo is March 1 to April 30, 2022. And then syempre ang mga pwede lang sumali is yung merong To Trade Asia na account na merong at least 100k po sa kanilang capital naman. So check mo na lang po yung ating videos para sa ibang mechanics naman niya. Okay? So tingnan mo na lang yung ating mga trending stocks review, company reviews natin, profit or loss, mga sample trades lang po yan. And then yung ating mga basic indicators, mag-aaral na lang tayo habang mahaba yung holidays natin. Tapos building your fundamentals is mga risk management po natin. Kaya lang ngayon medyo mahirap mag-risk management sa kanya kasi biglaan yung ano, yung drop po ng ating mga stocks. Ayan. And then follow mo din guys yung ating Palaboy Trader Crypto Koto kung saan nagre-review naman tayo ng mga play to earn games po natin. Ayan. So ito po yung ating pinaka-channel sa kanya. Check mo na lang po. So nagre-review din tayo ng mga play-to-earn games as a form ng passive income or trading po ng kanilang mga tokens. Pero bagsak na bagsak din po yung ating cryptos. So opportunity doon sa mga naglo-long term sa kanila. And then follow mo din ako sa aking social media dito sa ating Facebook account. So check mo na lang po. Ito yung nangyari kanina. Oh. So nag-loss yung ating Russian stocks wiping out $250 billion in value. So parang ano yan, 50% na nasa 4 siya, di ba?
and then nag 4K and then naging 2000 yung kanilang indices naman. So ganyan talaga kasi sila yung nag-umpisa kasi nung problema dun sa bandang Ukraine naman natin. Okay? And then follow mo din ako dito sa ating Facebook page. And then check mo na lang po yung articles natin dito sa ating Bodega Peak sa mga nag-aral po sa PSE market. And then gusto niyo ng mga articles, meron po tayo dyan. So tingnan po natin yung mga news na na-retweet natin dito sa ating Twitter account naman. So PSE trading hours back to normal in March. Ayan, so matutuloy na guys yung ating 9 to 3:30 PM na trading. So sobrang haba niyan, di ba? So medyo hindi tayo sanay sa ganyan kasi parang mas maganda yung compact yung time natin, di ba? Kasi at least concentrated yung trading mo sa time frame na yon until 1 PM lang and then the rest is pwede ka nang gumawa ng ibang gusto mong gawin. Pero ngayon, pupunta tayo sa normal natin, which is until 3:30 PM naman po. So, Germany holds Nord Stream 2 and Russia responds with a stark warning. So, kumbaga, ano na yan guys eh. Parang cascading na yung mga effects, mga domino effect na simula na nagkaroon ng tension dun sa Russia. So, mahalagang bantayin natin yan kasi hindi natin alam kung ano-anong mga stocks yung related dyan. Meron bang may business dyan sa Russia or sa Ukraine. So, yun po yung mga alamin natin over the weekends. And then, Aboitiz Power said on Thursday that it has started building a 94 megawatt peak solar project in Barangay Kayanga, Pangasinan. Ayan, so check nyo po ito. Baka po makapekto kay AP natin. And then, European markets were sweating bullets after starting trading on Thursday as Russia and Putin ordered a military attack to invade Ukraine naman. So tama yung term naman na invade kasi Russia yan eh. Tapos pupunta sila sa Ukraine, di ba? So invasion talaga yung terminology natin. Tapos ito yung nakita ko sa kanya guys. So ayan sumasalo naman yung ating foreigners sa bagsak natin kasi sentiment yung nangyayari ngayon eh, di ba? So hindi mo kasi alam eh kung ano yung susunod na pwedeng mangyari. So meron siyang net foreign buying na 748.68 million naman. So China Bank reported net income 15.1 billion for 2021, 25% higher than 2020. So, nag-recover na siya. BDO, ganun din. Meron siyang 52%. Laki. Higher than the 28.2 billion in 2020. So, nagkaroon na ng mga economic activities natin. Ha? Tapos, guys, ayan. So, tingnan natin. Ha? Si SPNEC natin, may chart ba tayo ngayon? Wala tayong chart eh. Pero tingnan mo guys kasi nagkaroon na siya ng approved asset for share swap with SPNEC parent at 2.5 pesos per share in exchange for 100% SPNEC parent shares in various entitles and affiliates. So di ba dati ang sinasabi ni sino ba yung nagbubodega dati sa kanya? Si UBS po yun. And then, or si Abacos, ang projection natin sa kanya is 2.9 last time, pero ngayon is 2.5. Ano ba yung current price ngayon ni SPNEC? Ayan, so magandang bantayan ngayon pag-open po ng ating markets naman. Okay? So, yung COVID cases po natin is mababa, 1,745. Very good. Nami-maintain po natin yung below 2,000 levels. Meron ako nilagay dito. Ni-repost ko yung sa pag-ibig natin. So, yung mga meron pong pag-ibig. Congrats sa inyo kasi yung dividend rate natin sa kanya, yung regular savings is 5.16 and then MP2 is 5.66. So, very, very low risk. Pero, at least meron kang annual dividendo sa pera mo kung nakalagay naman po sa pag-ibig natin. Okay? Tapos, ito pa sana yung bakit bullish ako nung umaga sa market natin kasi madalas nang pag-usapan ngayon at din masama sa mga balita according sa DOH natin Metro Manila is ripe for alert level 1. Ayan. So very good na yan, di ba? So gaya ng sabi ko sa inyo kahapon, pag natuloy tayo sa alert level 1, tataas po yung mga business capacity ngayon kasi nakapeg siya sa 50%. So kung tataasan yan at then okay na yung earnings sa mga companies natin, mas tataas pa yung earnings nila pagdating ng Q2 or Q1 and ng Q1 natin. So, kaya magandang abangan kung matuloy po yung ating alert level 1 naman. So, Lacson Box NCR downgrade to alert level number 1 naman natin. And then, ito siguro kasama din sa negative sentiment kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa weekends natin. So, wala po tayong trading bukas. So, last na trading natin for this week is ngayon po at hindi nga maganda yung nangyari dito sa ating market naman. All HC posts 2021 higher profit. Artalan
declares cash dividend of 7.5 pesos per share. Check mo po ito, yung China Bank natin. CBDO is very good yung ating earnings. Wilcon, very good din po. So, meron siyang net profit at 2.56 billion, up 76.8%, and then 2.4% better than the market consensus naman natin. So, laki din. Talagang hindi lang sumabay yung gyera dito sa bandang Russia po natin. Putin decides to conduct military operations in Ukraine. So, bantayan po natin yung news na yan. Third momentum, ito, gumalaw kasi kanina umaga eh, sina PHA, APL, PHR, pero di ba nagkaroon din ng profit taking si PHA. Ayala unit, post 11% profit growth, so yun yung nabasa natin si All HC. And then, nung umaga, di ba, okay na tayo na umaga eh, tapos biglang nagkatabunan. Ayan, so biglang lumabas kasi yung negative news natin, Wilcon, Metrobank, so pag-usapan natin yan. Robinson, land to build 216 hectares Pampanga destination state. Ayan, batayin na lang po natin pag okay yung galaw ng ating market or rather ng mga news natin, magre-recover din naman yung mga stocks po natin. ACN sold barge to SPC. PERC expands RE portfolio natin. All HC book bridge top line for 2021. Ayan, so for All HC. Jollibee purchases 51% of milk shop natin. And then, sa ano pa ba meron dito? Inlex connector to be completed by year-end. Metrobank, so okay nga po yung ating earnings. And then, mga net foreign buying natin kahapon. ASEN pairs 40 megawatt battery pack with 120 megawatt solar farm. All HC natin, so alam natin nangyari sa kanya. Metrobank, okay din. ASEN, oh, may good yun naman si ASEN, kaya lang... Ito talaga eh, Russian force near 100% for Ukraine invasion. Pero di ba kanina is dumiretso na nga po, may mga bomba na nababasa na tayo sa kanila. SPC, sa BIR pulls the plug on 18 Pogos based on CESA. Ayan, so baka makapekto ulit kay DDMPR natin. So check nyo na lang po yung mga Pogo na companies natin. Ayala lang, so yun na po yung nabasa natin kanina. And then yung negative na setup po ng market dito sa ating US naman. So akala ko nung umaga is okay tayo eh, kasi nagpupunta tayo sa green eh, tapos biglang yun nga, bumaliktad yung direction naman ng ating market. Okay, so and then yung ating patron guys, so gaya ng sabi ko sa inyo, kung gusto mo lang naman ng guide dito po sa ating PSE market, check mo na lang po yung ating patron kung saan meron tayong trading community. So kung medyo nahirapan ka ngayon, especially ngayon, check mo na lang po ito. Ang umpisa natin is March 2, 2022 naman. Okay, so tingin po tayo dito sa ating To Trade Asia Prime. Tingnan natin yung summary ng ating galawan. So, nag-umpisa tayo is before 11 siguro tong biglang bumagsak yung index natin. And then, dumiretso na nga po siya na dumiretso. So, ang medyo na-spare lang dito si mining natin kasi may good sentiment pagdating sa mga metal products. Okay? So, meron tayong 748 million net foreign buying. So, makita mo naman, ang pinaka naapektuhan is yung mga strong stocks natin, ha. Si Monde, ayan, so bumigay na pala. AGI, ASM, Converge, AP, Jollibee. So kung majority ng stocks mo is nasa blue chips, ayan. So medyo tinamaan tayo ngayong araw na to. Ang medyo na green lang is si LTG, Pure Gold at saka si SMC. Hindi rin ganun kalaki yung ginalaw nila. Pero nung umaga, okay yung mga stocks po natin. So 34% foreign. And then 66% po is local. Tapos mataas yung traded value kasi maraming nagbenta. 9.49 billion. Kaya nagkaroon tayo ng negative 2.06% na loss naman dito sa ating market. Okay? So wala tayong magagawa dyan. Reaction po ng market. So syempre, pera kasi yan. Kaya natakot yung iba. Baka kasi biglang hindi mo alam kung anong mangyari. Diba? So kaya natural na reaction natin is mag-sell naman, especially medyo mahaba yung vacation. Okay? So, ngayon, magta-try tayo mag-retest sa MA100. Hopefully, hindi po niya basagin. Kung hindi, balik ulit tayo below 7,000 level habang meron tayong inaantay na or binabantayan na negative sentiment naman dun sa bandang Ukraine naman natin. Okay? So, pero pag may good news yun, asahan mo, babalik ng mabilis si PSEI kasi meron tayong good news, di ba? Especially kung matuloy na makapag-decide sila
over the weekends kung ano yung gagawin dun sa ating alert level naman sa kanya. So yun na lang po yung batay natin over the weekends naman. Okay? COVID cases, mababa yung ating average value sa kanya. So very good, bumababa na po siya. 1.7 ngayon pero okay lang yan. Below 2,000 cases dito sa US market, tignan mo, grabe. Negative 2% na naman, so baka meron pang epekto. So ngayon, ang medyo tumas guys is yung oil. Ayan, so expect mo siguro si na Shell Philippines, si Phoenix Petroleum, si Picor, baka po magtaasan sila kasi bigla lumipad yung ano yung oil price. Ganun din po yung mga metal products natin, si gold, 3.22%. So dahil diyan makita mo, so hindi maganda yung US market kagabi. Tapos yan, Europe, oh grabe. Mas grabe pa dito guys, so 4%. So index ang usapan dito, ah. So pag yung index nga natin na nag-drop siya ng 2% lang, di ba? Yung pinakamalala natin, si sino ba yung pinakamalala natin dito na bumagsak, si Monde. 6% na kaagad yung ano, times 3 yung epekto. Lalo na to, di ba? So 4%. Meron silang mga blue chips na nabagsakan ng more than 10% naman. So malaki kasi yung ano epekto noon. Tapos ito sa bandang Russia, naka-recover na yata siya, no? Kasi 29.61%. So alam ko, maabot daw to ng ano negative 50%. Pero anyway, ang sabi dito is negative 29.61%. So makita mo, medyo mababa pa nga yung ano natin yung drop pala. Kasi titignan mo dito sa ano, mga bandang Asia, may 4%, may 3%. Ayan. So nagkatakutan na po talaga dito po sa ating world markets naman. Ayan. So wala tayong magawa. Ganyan po yung reaction ng market natin kasi nga meron siyang iniinda na negative news naman. Okay? So sa crypto, syempre, ala, tignan mo, lahat po tayo is affected. Hindi lang po dito sa ano, sa stocks. So makita mo dito, nag-drop din, no? Lalo si Bitcoin. Negative 9.2%. BNB, dapat pala sa USDT ako nag-park. Nag-park ako ng ano, mga tokens ko sa BNB. Ayan, nag-drop po siya ng negative 12.48%. Pero asahan mo guys, maganda yung rebounds sa mga to kung meron kang extra na BP. Ayan, ang gandang sumalo dyan, di ba? Kasi pag nawala yung tension, hopefully, mabawasan yung tension doon. Magre-rebound naman ng malakas itong mga to kasi yun naman yung ano ininda ng sentiment po ng ating overall markets naman. Okay, so yun po yung nakita natin. So asahan mo, yung ating review dito sa mga stocks natin is hindi maganda at yan lang naman kasi yung pinaka-major cause para bumagsak yung ating mga stocks naman. Okay, so unahin po natin si PHA. Yan. So sayang ginalaw niya kasi umabot pa siya ng ano, nang ito nag-drop siya ng konti pero umabot pa siya ng halos ano, halos 8%. Ayan. So yun nga lang, syempre takutan 'yan. So bumaliktad yung ating price action. So resistance natin is dito sa body nito. And then by next week, retest tayo ng support mga 0.7 pesos naman. So yan yung normal reaction ng market. Maghahanap siya ng support pagkatapos ng isang malaking bearish engulfing candle naman natin. So tingnan natin gaano kalaki yung ano binagsak ni PHA. Okay. So bumagsak siya ng more than negative 11%, negative 11.76. Walang masyadong foreigners, so locals po yung nagbentahan. Call tower ang main buyer and then call FMS. FMS pala yung ano. Tsaka si call yung ating pinaka-main seller naman dito kay PHA. Ayan. So maghahanap po siya ng support. Hopefully, kung hindi man yung ginuguhit natin sa 0.7 is dito sa MA9 yung support natin. So malayo pa naman siya, kaya lang kasi grabe naman yung ano yung sentimento natin dito sa ating market. Hindi na tayo naubusan, di ba? After ng ito, pandemic, okay na yata siguro sa Russia, invasion naman yung ano yung nangyari dito po sa mga ano mga news natin. Ayan. So hindi tayo naubusan ng negative news. Next natin si dito. Ayun, so lakas din pala ng drop ni dito natin. Tingnan natin yung ano price action niya. Okay. So meron siyang negative 6.97%. Pero ang lakas pa rin ng ano net foreign buying kay dito natin, baka meron siyang gawin after ng mga negative sentiment natin. So meron siyang 18 million net foreign buying. Call Credit Suisse ang main buyer and then call JP Morgan yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan, so grabe. Binenta ng binenta si ano si dito natin. So lakas din ng drop. Ayan, so resistance ngayon is dito sa 6.6.
And then retest tayo ng support either MA 100 or dito naman sa ating MA 20. Ayan. So hanap tayo ng support by next week naman. Ayan. So hopefully mag-subscribe na siya. At least kahit papaano, 'di ba? Meron tayong Friday na shutdown yung market natin. Kung meron mang sobrang negative news, and then pagdating ng hapon ng Friday is mag-okay siya. At least hindi ka ma-shake out dito naman sa ating market. Kasi inasahan natin magre-rebound to na malakas eh pag medyo nag-subside lang yung ano, yung tension naman doon sa bandang Russia naman natin. Okay? So next is si Nickel. Ayan, so sila yung pinuntahan ngayon ng ating mga investors. So grabe yung tinaas ni Nickel natin ha. So kati natin dito sa breakout na to, 25%, dito is 40%. Ayan, so ganda. Ayan o, so walang tigil yung ano ha, lipad ng stocks natin dito kay Nickel kasi tumaas yung ano eh, yung futures, nakita ko na naman. So nag-up na naman yata siya ng 6%. Ayan, so hanggat merong negative news sa Russia, asahan mo po gagalaw at gagalaw yung ating mga minero. Pero medyo oversold na siya, overbought na, di ba? Nasa RSI ano na siya, 80. So medyo mataas na itong si Nickel naman natin. Ayan. So ingat ka lang sa correction kung meron man. Pero kung nakasakay ka, syempre sasakyan mo pa rin siya kasi green na green po lahat ng ating candles. Gano'ng kalaki yung ano, ginalaw ni Nickel natin. 1.44%. So nag-rebound siya. Tapos guys, so lakas. Meron siyang 103.85 million, so laki. CLSA, Credit Suisse ang main buyer, and then Call Fidelity yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So yan mo na yung trend direction natin sa kanya. So medyo malapit na po siya sa kanyang resistance level naman. Okay, so next na mining, Apollo, although wala naman tayo nabasang good news sa kanya, so medyo nag-pullback siya, pero gain pa rin naman itong si Apollo natin eh. Gano'ng kalaki yung ginalaw? Okay na rin sana to eh. So meron siyang gain na malaki pa rin naman, 4.62%. Yun nga lang kung nakabili ka sa taas. So Call FMS ang main buyer, and then Call FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So pero think ko okay din. Technical wise ha, fundamental syempre wala. Wala tayong makitang fundamental ngayon kay Apollo, pero technical wise since meron siyang volume, so malaki yung chance mag-retest ulit tayo dito sa peak niya, which is around 0.07 dito sa consolidation areas na to. So yan yung kailangan niya basagin para mag-attempt siya dito sa 0.08, malapit dito sa MA 100. Pero meron na nga siyang pinapakita magandang trend na direction. Papunta na nga siya sa bullish side natin, which is yung ating RSI 50 levels naman. Okay? So mining kasi. Tapos si FCG, so nalingat lang tayo, no? Grabe din naman yung binagsak ng price action nitong si FCG. So pabaliktad yung price action natin. So paano ba natin guguhit to? Hindi natin makita yung ano eh, yung support niya eh, kasi broken na kasi yung ano eh, yung IPO price. So ito yung madalas nating sabihin na kapag yung IPO natin nag-break doon sa kanyang IPO price, saan mo medyo malakas yung drop kasi wala siyang support, walang area kung saan buwibili yung mga tao last time naman. So hindi ko malagyan ng support level kasi depende ito sa sentiment po ng ating market naman. So hindi natin ma-analyze itong si FCG natin, pero kung medyo hawak mo siya, medyo worry nga siya kasi nag-loss siya ngayon, negative 8.33%. Call HDI ang main buyer, and then Call FMS yung ating pinaka-main seller. Paano ba natin ang panghawakan siguro natin guys kung nakabili ka dito sa kanya, research natin yung ano fair value nito. Pero 'di ba ito yung around 0.77 yung ano, o 0.8 ba yung ating IPO, mga 0.8, no? Ayan, 0.8 yung ating most likely ito yung fair value niya kasi dito siya nagkaroon ng umpisa. Ayan, so anyway, tingnan mo na lang guys, pero okay naman yung earnings niya. So talagang ano lang, madali siyang itulak pataas, madali siyang itulak pababa kasi kukunti lang po yung shares nitong si Figaro Coffee naman natin. Okay, so always practice yung risk management. Dapat pag na-break yung mga support, mag-trim tayo para hindi tayo maipit ng ganito ng sobra. Yan yung mga iniwasan natin pag ano eh. Although hindi naman natin alam na ganyan yung gagalawan niya. So kung medyo nakatalpak ka na marami sa kanya, medyo stressful yung mga ganito na nakita natin na candles naman sa kanya. Pero anyway, babalik din naman siguro to kasi sumabay lang to sa ano, negative sentiment po ng ating markets naman. So hindi ko siya malagyan ng ano, pwede ba?
Kasi kung technical ano, ngayon tayo baka meron tayong makita na support dito sa ano, sa price action. Clone natin 'to. Then hanap tayo sa taas. Dapat ito eh, pero broken na siya, 'di ba? So ito 'yung next. Ayan. So yan na lang, tingnan natin, abangan natin kung mag-rebound siya mga around 0.64. Ayan. So possible na ano, technical support po nitong CFCG naman natin. Okay? So ipo nakita natin si Crit. Pullback din si Crit, 'di ba? Ayan, pullback din tayo. So asan ba 'yung IPO price natin dito kay ano? Kay Crit natin. Ayan. So opening natin last time is 2.8. So not so good din kasi nag-broke din siya, oh. So natakot din 'yung mga ano, investors natin dito kay Crit. Tingnan natin 'yung price action. Meron siya loss, -4.93%, 3 million on net foreign buying. Call Papa ang main buyer and then call FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, so not so good. Pero meron siyang ano eh, meron siyang weak. So resistance is 2.78. And then support natin sa kanya is 2.65 peso level naman. So ganun di ba nangyari kay ano, SP and EC natin? Tingnan natin. Hindi ko napansin eh. Ayan, so nag-drop din siya. So similar po sila. Ito nga lang si SP and EC. Ayan. So at least meron tayong pangawakan sa kanya, 2.5. Laki ah, yung ating share swap agreement. So normally ito yung parang fair value niya, di ba? Based doon sa share swap agreement natin. Pero tingnan na lang natin next week kung anong gagawin niya. So dito muna tayo kay Crit kasi siya yung trending. So ganyan lang muna guys, 2.65 yung ating pinaka-support. So anyway, lahat naman to is nadala ng sentiment doon po sa bandang Russia naman natin. Okay? So tingnan na lang natin by next week kung anong galaw. So ako din, sobrang pula ng ano, portfolio natin. So wala tayong magawa dyan. Antayin natin yung bounce. Hopefully meron. At hindi mag-escalate ng sobra yung issue doon sa bandang Russia naman natin. Pero yun nga, tingnan mo nga yung kawawa din yung ano, yung mga investor ng ano, ng Russia, di ba? Kasi nag-drop in, tingnan mo to ah. Index -29.61%. Index lang yan. So, nakita mo sa atin, nag-drop lang tayo ng 2%. Merong isang stock na blue chip, 6%. So, nagtatry times 3 yung isang stock na nagda-drop. So, mataki mo ang 30%. Ano yan? Times 3, merong nag-close na stocks ba dito sa ano, bandang Russia natin? Ayan. So, most likely, mga 50%, 40% yung drop ng ibang individual stocks na medyo mahina doon. Okay? So, yun lang yung nakita natin. So, at least na-spare tayo pero not so good pa rin. Overall yan, negative sentiment po sa Philippine market din po. Okay? So, tingnan lang po natin over the next week na trading po natin. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Ganun din sa ating Crypto Koto Facebook account, Facebook page, yung ating Bodega Pick, Twitter. Bangan mo na lang yung mga retweet natin. Babantayin ko yung issue dun sa bandang Russia. And then yung ating Patreon. So kung gusto mo ng guide guys, check mo na lang po ito. So March 2, 2022 po yung ating opening naman sa kanya. Okay? So yun lang po. Aral na lang tayo over the weekends. See you again by next week po.